Good morning mga kabarberos. Nandito ako sa aking bagong barbershop. Nakasara siya dahil ang ECQ pa rin tayo at hindi pa rin nakapag-open ang shop. Ang vlog na ito kabarberos ay para sa mga nagtatanong, para sa mga nag-uumpisa, at para sa mga kabarberos natin na nagpupundar ng mga gamit, panggupit o mga equipment sa barbershop. Ang video na ito ay ibibigay ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo kung saan ko ba binili, kung magkano, at makapag-suggest na rin ako ng mga sealer o store na pwede kayong bumili ng mga gamit ko dito sa barbershop o yung mga equipments ko. Sige, share ko sa inyo yung mga gamit ko, kung saan ko sila binili, kasi kadalasan ang itinatanong sa akin ng mga nagko-comment sa aking mga video kung saan ko daw ba binili ito, kung saan ko binili itong pagupit na ito, itong lagayan na ito, itong lahat ng mga tools ko dito sa barbershop. Sana ay panoorin ninyo ito at magkameron kayo ng idea at makatulong sa inyo. Tara, panoorin natin ang video na ito. Barber chair kung saan ko binili. Ang barber chair ko ay binili ko kay Bro AJ Pasky. Second hand siya, kaya yung price niya hindi na original price. Ibig sabihin, mas mababa yung price niya. Ang barber chair na ito ay gawa ng DKC. Ang DKC ay matatagpuan sa Quezon City. Meron siyang Facebook page. At doon, makakapagtanong kayo kung magkano yung presyo nito. At ang estimated price ko ng ganitong klase ng bangko ay around 23 to 25,000. Hindi tayo sigurado dyan kasi hindi naman natin ito nabili ng brand new. Ang isa pang product ng DKC, itong kanilang barber pool na black and white. Binili ko rin ito through online. Hindi lang ako sigurado kung sa Shopee ba o sa Lazada ko ito binili. Basta i-type nyo lang ang DKC barber pool at lalabas itong mga barber pool nila at ang mga product nila. Around 4,500 ang price nito dahil medyo matagal ko na rin itong nabili. Siguro mga 1.5 years na rin sa akin. Ang susunod ko naman, itong aking barber box. Ang barber box ko na ito ay medyo matagal na rin sa akin. Ito yung kabuuan niya. Extra small ito. At ito ay binili ko sa KM Barber Tools o kay Kenneth Manalang. Ito yung loob niya. Ayan. Ayan, wala siyang laman kasi nandito yung mga laman niya nakahiwalay. Sa price naman, hindi ko ako sigurado kung magkano ang presyo ni Sir Kenneth Manalang sa ngayon. Dahil meron yung mga shipping fee o charge fee kaya gumagalaw yung presyo niya at nag-iiba yung price niya. Pero yung pagkakabili ko nito ay umabot siya ng nasa 5,000 kasama na yung shipping fee niya dahil i-deliver sa akin. Yung original price niya ay hindi ako sigurado kung magkano sa ngayon. At yun, i-share ko lang sa inyo kung saan ko ba binili yung aking barber box. Kung magtatanong naman kayo kabarberos ng barber box na malapit sa inyo, mura at madali sa inyong madideliver, pumunta kayo sa page ng Barber Online Store. May marami siyang barber box na binibenta, magagandang klase din at murang halaga. At siguradong kayang-kaya ng inyong bulsa. Sa pamamahala ni Sir AJ Pasky, Barber Online Store, meron siyang page sa Facebook. Ito namang aking barbicide. Itong barbicide to ay dito ibinababad yung ating mga barber tools. Katulad ng gunting, suklay, mga clipper guard o clipper guide o yung iba pang mga ginagamit natin na pwede nating i-disinfect ng mga gamit. Ito yung ating solution na inihahalo sa tubig. Small amount of itong solution nito, kunting amount lamang, tapos ihahalo natin sa tubig, mga hanggang dito yung tubig niya, nasa 1 liter, tapos ibababad natin ng mga ilang minuto dito sa barbicide. Itong barbicide na ito at itong clipper side ay para naman sa clipper at pinang-spray natin sa talim, pang disinfectant din at pang linis na rin upang maging
mas maayos yung ating clipper at mapanatili natin yung kalinisan. Saan naman ito mabibili ka, Barberos? Mabibili ito sa Barbicide Philippines. Kung hindi ako nagkakamali, meron silang Facebook page. I-type nyo lang yung Barbicide at lalabas yung kanilang page doon. Pwede kayo doon mag-inquire, magtanong kayo at doon makakabili kayo. Dito naman tayo, Kabarbero, sa aking mga gamit. Dito sa mga personal tools ko, kung saan ko siya binili. Umpisa natin dito sa aking wall retro tikat. Ang wall retro tikat ko ay matagal na rin to sa akin. Mga siguro may 3 years na rin. Binili ko ito sa Barber Online Store sa pamamahala ni Sir AJ Fasky o Bro AJ Fasky. At ang halaga nito ay hindi na ako sigurado kung magkano siya ngayon. Dahil minsan available siya, minsan hindi. Mag-inquire kayo sa Barber Online Store sa clipper na ito kung ano yung kung may available pa ba siya at kung magkano ang price nito. At estimated price ko nito siguro mga around 5 to 6,000. I don't know. Hindi ko alam kung magkano ang presyo ngayon dahil siyempre gumagalaw din yung price ng mga bawat product natin. Ito ay 110. Gumagamit ako dito ng transformer. So dito naman sa aking wall super taper na cordless. Matagal na rin to sa akin. Mga ilang taon na rin. Siguro mga 3 to 4 years. Binili ko ito sa Manila. Sa Quiapo. Original brand din siya na around 5,000. Tapos itong Magic Clip ko. Binili ko ito sa Wall Philippines. Sa pamamagitan ni Sir Role Bartolome. At matagal na rin siya. Siguro mga 3 to 4 years na rin ko itong ginagamit. At talagang sulit naman gamitin. At original. Wala pa siyang nasisira. Hanggang ngayon ay napakaganda pa niyang gamitin. Ang ating legit seller na Sir Sir Oli Bartolome ng Wall Philippines. Mag-PM lang kayo sa kanya kung gusto niyo maka-avail ng mga wall products. Ay marami din siya mga wall products. Ito naman, isa ko na Wall Magic Clip. Bagong-bago pa ito. Napanalunan ko sa raffle ni Ma'am Marian Liana Rizas. At yun, napakagandang gamitin. Original brand. Kung gusto niyo mag-avail sa kanya, pwede rin kayo mag-PM sa kanya. At siya nang bahala. Hindi ko alam kung magkano ang price nito sa kanya. At ito ay legit seller din siya. Original brand ng Wall Magic Clip. Ito namang aking Wall 100 ay binili ko rin sa Barber Online Store sa pamamahala ni Bro AJ Fasky. At napakagandang gamitin. Ito, isa ito sa mga paborito kong clipper. At napakaganda, napakatalas at ang motor niya ay talaga namang sulit gamitin at kahit makapal ang buhok ay hindi siya umaayaw. Eh talagang ang ganda nitong gamitin para sa akin. Ito ay sa mga part ng collection ko. Ang presyo nito ay siguro sa ngayon around 9,000 to 10,000. Hindi ako sigurado kasi nung bilihin ko ito ay galing pa itong US kaya iba yung price niya. At bago pa lang lumabas noon yung Wall 100. Oh, ito naman ang papakita ko sa inyo, itong Kime 5027. Binili ko lang ito sa Shopee at nabili ko siya ng 900, may shipping fee lang kaya umabot ng 1,000. Marami nito sa online. At marami rin kayong mabibili, marami din tayong legit seller na nagbebenta ng mga iba't ibang klaseng barber tools. Andiyan ang Daddy Barber Online Store, so si Kap Emerson Bautista, i-PM nyo. Marami siyang mga tindang mga clipper din. Ang ating kaibigan at kapatid sa Kalingang Barbero. Marami siyang mga itinitindang mga barber tools. At siguradong suwabing gamitin. At recommended ko naman na mga binibenta niyang mga barber tools ay matatalas. At siguradong inyong papakinabangan sa murang halaga lamang. Ito ang susunod natin, itong aking Andes. Andes na shaver, oil shaver at itong maganda ito sa pang bald. Matagal ko na rin itong ginagamit at kasabay ito ng aking Wall 100 ng aking bilihin. Mabibili din ito sa Barber Online Store sa pamamahala ni Bro AJ Fasky. Siguradong sulit naman kayo dito. Nagkakahalaga ito ng around, kung di ako nagkakamali, mga 4,000. Something, hindi ako sigurado sa exact price. I-PM nyo na lang siya para sa eksaktong presyo. At sigurado naman na sulit gamitin ang mga shaver na ito. Ito namang aking Parker
straight razor o yung aking pangahit ay nabili ko sa Lazada. Mura lang halaga nito. Siguro nagkakahalaga ito ng mga 1,300 sa Lazada. Mag-search lang kayo at lalabas yung presyo doon. Around 1,300, 1,200 ganun. Ito pa yung isa kong Parker na stainless. Pati yung hawakan niya stainless. Ito kasi isa chrome. Chrome yung hawakan nito. Ito pure stainless lahat. Nagkakahalaga siya siguro ng mga 1,500 ngayon sa Lazada rin. Ang supplier niya ay The John Barbers. At ito namang aking tining scissor ay gawa ng Kung Fu scissor ng Japan. At itong aking gunting na 8-inch na gawa rin ng Kung Fu scissor, Japan, stainless. Ganon din itong 7-inch ko na gunting, gawa din ng Kung Fu scissor, Japan. Itong tatlong gunting na ito, ito. Ay isa lang yung price niya, nabili ko siya sa MTN sa Binondo. Itong kadalasang tinatanong sa akin, saan ko daw ba binili yung mga gunting ko. Isa lang po yung brand niyan, iba-iba lang ito, tining scissor. Ito yung ibang forma ng gunting na Kung Fu brand din, tapos ito Kung Fu brand din ng Japan. Nagkakahalaga po siya nung bilihin ko ng nasa 1,700 ang isa. So ngayon, hindi naman pare-parehas yung presyo, kaya medyo gumalaw na yung presyo niya. Hindi ko alam kung magkano na siya ngayon. At ang susunod ko naman, ito naman tinatanong nila, saan ko daw binili itong suklay ko? Ito yung paborito kong suklay. Itong suklay na ito ay binili ko sa Divisoria, sa ground floor, sa 999. Hindi ko lang alam kung nandun pa sila. At mura lang yung mga ganitong suklay, mga 35 pesos lang. At ito ay manipis, makunat at magandang gamitin. Ito naman suklay na ito ay nabili ko sa DKC. Mura lang din ito, siguro mga 40 pesos lang. At itong mga ganito ang mga paid brush ko ay nabibili ko lang din sa online, sa Shopee. Hindi rin siya masyadong mahal. Available din siya sa, meron din siya sa Barber Online Store. Ito ang mga pamagpag na nabili ko lang din sa online. Meron din siya sa Barber Online Store. Andy's Tea Outliner. Nabili ko ito sa isa nating kaibigan sa Eriga City. At mura lang ang pagkakabili ko nito dahil second hand din. Ang price nito sa online o sa mga sellers natin ay iba-iba rin dahil ang Andy's Tea Outliner ay may iba't ibang kasanang tali. Merong Andy's GTX at merong Andy's Tea Outliner na regular lang yung talim niya. Mas mababa yung presyo nun. Hindi ako sigurado sa presyo nito. Mas maganda kung mag-inquire kayo kay Bro EJ Pasky sa Barber Online Store kung available ba sa kanya ito at kung magkano yung price niya sa ngayon. At sinisiguro ko sa inyo na hindi naman ito masyadong mahal. At ang talim niya ay available din sa kanya. Lahat ng mga product na pwede niyong mabili ay available sa Barber Online Store. Mag-inquire lang kayo sa kanya. At tuturuan kayo sa mga bagay, lalo na sa ganitong paglalagay ng mga talim. Marunong siya sa mga technical problems pagdating sa mga clippers. At bibigyan tayo ng idea sa ating mabait na legit chiller, si Bro EJ Pasky. Kung saan ko binili itong aking drop light. Ang drop light ko ay binili ko din sa Lazada. Nasa 500 pesos ang bawat isa nito. At yun, ay nakakabit sa aking hindi siya masyado nakatapat sa barber chair. So yun, kabarberos, nakapag-share na ako sa inyo kung saan ko ba binili yung aking mga barber tools. At sana ay nakakuha kayo ng idea kung saan kayo pwedeng bumili. Napakarami nating mga kaibigan ng mga sellers. At marami din tayong pwedeng bilihan ng ating mga barber tools. Andiyan ang Lazada, andiyan ang Shopee, andiyan ang iba't ibang store sa iba't ibang lugar. Andiyan din sa Manila, pwede tayong makabili kahit saan. At may mga kaibigan din tayong mga online sellers na pwede nating bilihan. At pwede nating bilihan ang mga sa ating mga kaibigan na online sellers. Andiyan yung mga kaibigan natin ng sa kapwa natin barbero. Andiyan ang Barber Online Store sa pamamahala ni Bro EJ Pasky. Available sa kanya ang iba't ibang klase ng mga barber tools, ang mga barber supply. Meron siyang iba't ibang model ng Wall, original brand. At galing siya sa Wall Philippines. Andiyan ang mga iba't ibang klase ng kanyang mga clippers na mga cordless at corded. Andiyan din, meron din siyang available din sa kanya yung mga barber bags, mga barber cape, iba't ibang klase na pwedeng gamitin sa pagugupit.
mag-inquire lang kayo sa kanya at ilalagay ko yung link ng kanyang store sa ibaba ng video na ito. At pwede nyo i-PM ang Barber Online Store o mag-leave kayo ng message sa kanyang mga post sa kanyang page. At pwede rin kayong kumontak directly kay Bro EJ Fasky sa mga barber tools na pwede nyo bilhin sa kanya. Andyan din ang Daddy Barber PH. Dalawin nyo yung kanyang YouTube channel. Legit seller din siya ng mga clippers. Ang kaibigan natin na nagbibenta rin ng mga iba't ibang klaseng barber tools. At suportahan natin na mag-subscribe na rin tayo sa kanyang YouTube channel, ang Daddy Barber PH. At mag-PM din kayo sa kanya si Cap Emerson Bautista. Marami rin siya mga binibintang mga iba't ibang klaseng barber tools. Andyan din ang mga kaibigan natin na katulad ni Cap Raymond Villaret. Available din ang mga clippers sa kanya, ang mga original brand. Andyan din si Ma'am Marian Liana Rezas. Meron din siya mga binibintang mga original brand na clippers. Andyan din si Sir Rolly Bartolome ng Wall Philippines. Yan ako unang bumili ng aking clippers na Wall Magic Clip, cordless. At hanggang ngayon ay aking pang ginagamit at sulit talagang gamitin. At marami pa tayo mga kaibigan na mga nagbebenta. Hindi ko na lang kayo may isa-isa dahil marami kayo. At be sure lang kabarberos bago kayo bumili. Kung hindi kayo sigurado, mag-background check muna kayo o magtanong kayo sa Facebook, sa barber groups. Kung legit ba ito, kung ito bang nagsibenta na ito ay okay ba, hindi masama magtanong para sigurado na hindi tayo maluloko. Importante rin yun, dapat kilala din natin yung binibilihan natin. Magandang gabi ka Barberos at magandang araw sa ating lahat.